Kumusta po kayo? Ako si Mel Tianco na muli maghahatid sa inyo na isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Dekada 80 nang unang pumailan lang sa showbiz ang kanyang pangalan. Mula sa pagiging isang kontrobersyal na modelo at beauty queen, nakilala siya bilang isa sa pinaka-sexy at pinaka-mapangahas na aktres ng kanyang henerasyon. Wala siyang takot na nagpakita ng katawan sa iba't ibang pelikula at hindi iilan ang mga kalalakihang nabighani sa kanyang ganda. Laki sa hirap at salat sa mga material na bagay, aminado siyang natutunan niyang gawing puhunan ang katawan upang makamit ang lahat. Pero sa bandang huli, agad din siyang namulat. Pinagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan at sinikap niyang ituwid ang baluktot na landas na dati niyang tinahak. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang makulay na kwento ni Maria Isabel Lopez. Kailangan mo ng bagong bag? Daddy, sira na po kasi. Anong sira? Akin na, tinan ko nga. No, wala naman akong sirang makita eh. Hindi na po siya sumasara na maayos, Daddy. Sira na po yung lock. Eh di, italian mo na lang muna ng lubid. Hindi mo naman kailangan ng bagong bag eh. O, Rolly, sa'yo. Para sa ano to? Dad, gamit lang po sa school. Notebook, ballpen. Bakit tatlong ballpen pa? Dad, pang reserva na lang po yun. Pati ba naman ballpen, binibilangan mo pa mga bata? Pagbigyan mo na! Kaya hindi matuto magtipid yung mga anak mo, kinukonsinti mo ang kanilang luho. Anong luho ang pinagsasabi mo? Hindi ko pa nakita mga itsura ng mga yan. Pambihira ka na nga lang bumisita dito eh. Nagdadamot ka pa? Pinagkakasya ko lang ang kinikita ko. Ang sabihin mo, inuuna mo ang luho ng ibang pamilya mo. Umaandar na naman yung pagkabungangera mo, ha? Magkat na kayo. Ate, hindi na naman tayo umabot. Hayaan mo na. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Yun ba ang gusto mo paglaki mo? Maging modelo. Gusto ko talaga, Mommy. Makita kayong masaya. Lagi ka na lang umiiyak pagkatapos tayo dalawin ni Daddy. Kaya anak, paglaki mo, siguraduhin mong piliin mong mabuti ang lalaking mamahalin mo para hindi ka paiyakin. Naintindihan mo? Yung lalaking magmamahal sa'yo. Hindi ako iiyak, Mommy. Sila ang paiiyakin ko. Igagante mo si Mami? Hindi lang kita igagante, Mami.
Lahat ng binura ni Daddy sa listahan namin ng mga kapatid ko, lahat ng hindi niya binigay, tuto pa rin ko. Ang si Kuya Rolly, bibili ko yan ng libo-libong ballpen. Si ate naman, libo-libong bag. Ang bait-bait talaga ng anak ko. Masya, matulog ka na. Kasi kung gusto mo talagang maging modelo, kailangan mo ng beauty rest. Opo. Hanggang pagdadalaga, ay hindi nalimutan ni Maribel ang mga salitang binitiwan sa ina. Pero sadyang napakahirap ng kanilang sitwasyon. Mami, asan na ba si Daddy? Sabi niya kukunin niya lang yung kotse. Eh, baka nahirapan mag-parking. Marami kasi masyadong estudyante. San kaya tayo ititreat ni Daddy? Gutom na ako eh. Ikaw talaga. Alam mo, simulang bata pa tayo hanggang ngayon, lagi kang gutom. Ikaw talaga. O yan. Ayan na ang Daddy mo. Diba yan yung kabit ni Daddy tsaka yung anak nila? Ano ba ang ibig sabihin nito? Dinala ko sila dahil gusto ko magsama-sama tayong magsalo-salo. Para magkasundo na tayong lahat. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ako at ang kabit mo, magsasama-samahin mo na parang walang nangyari. Na hindi nasira ang pamilya natin na dahil sa kanya. Look, tapos na yon. Matagal na yon. Please, nakikiusap ako for once. Huwag mong pairali ng kakitiran ng utak mo. Ako pa ngayon ang makiti ng utak. Graduation day ng anak mo. Oras mo ito para sa amin. Bakit makisawsaw na naman sila? Sa bagay, kung laso ng ipapalamon mo sa babaeng yan, sasama ako. Pero kung gusto mo rang maglaro ng bahay-bahayan na may dalawang asawa, manigas ka! Ang arte mo. Bahala kayo. Tayo na. Simula ng araw na yun, nagsumikap ng gusto si Maribel para maiahon ang sarili at ang pamilya sa hirap upang hindi na sila muling makihati pa sa pamilya ng ama. Tapos na yung coffee mo. Thank you. Umin mo na. Ate, napakaswerte mo talaga dun sa trabaho mo. Ang dami mong naiuwing libreng damit. Ang ganda, no? Binigay sa akin ng supplier yan. Siguro, nagaganda sa design ko. Ay, nako Maribel. Magpapasalamat tayo at napakabilis ng asenso mo. Pagbutihin mo lang ang trabaho mo, anak. You'll never know. Baka one of these days, maging famous designer ka, kagaya ni Rene Salud. Nababagalan na po ako sa takbo ng karir ko eh. Paano kaya kung sumali ako dito? Ano ba to? Ay nako, Gerard Peters. Ay, Maribel, hindi kita pinagtapos sa UP para lang mabilang sa mga babaeng ito. Alam na kung ano sinasabi ng mga tao tungkol sa mga modelong yan. Papalimula kayo sa kanila. Paano naiingit sila? Mami, balita ko ang laki ng kinikita nila dito. Doble at triple pa ng kinikita ko sa pagiging fashion designer sa SM. Mami, imagine, kapag nakapasok ako dito sa Gerard Peters, sigurado lahat ng gusto niyo, maibibigay ko. Hindi. Tapos na ang usapan. Hindi ka sasali. Sa kabila ng mariing pagtutol ng ina, hindi nagpapigil si Maribel na sundan ang kanyang mga pangarap.
April. Iniimbitahan ka ang Prince mamaya sa suite niya. I'm sorry, may trabaho pa ako bukas. Maybe next time. Handa siya magbayad kahit magkano. Ayoko. Thank you. Name your price, Miss April. Saan tayo hindi nagkaintindihan? Ang sabi ko, ayoko. At isa pa, hindi ko siya type. Okay? Maribel? Ngayon naman, bakla ang ipinadala. Sinabi ng ayoko eh. Bakit ba ang kulit-kulit ninyo? Alam mo, dahil hindi kita naintindihan. Ako si Rudy Fuentes. Kaibigan ko si Gerard. Alam mo, matagal ko nung napapanood ang show mo. Gusto kita isali sa Binibining Pilipinas. Interesado ka? Mami! Oh, Maria. Buti nandito kayo. Halikay dito. Alam niyo, pagkatapos kanina ng fashion show ko, may lumapit sa akin na isang fashion designer. Kilala niyo si Rudy Fuentes? Gusto niya ako isali ng Binibining Pilipinas! Bakit, ma? May bisita tayo. Akala namin nag-abroad na kayo. Kami nakarinig sa inyo. Hindi ko mawala kayong naririnig sa akin. Ibig sabihin na hindi ko alam ang mga nangyayari sa inyo. Ano itong nabalitaan ko sa mga tsuhin mo na sumali ka raw dyan sa Gerard Peter na yan? Ito ba ang suit mo doon? Ano ito? Eh, halos walang saklot na yan. Katawan mo eh. Desenteng trabaho ba yan? Oo. Kahit papano na ibibigay ko lahat ng mga pangailangan ni na mami. At ni minsan hindi ko kailangan bilangin ng bariyan na inilalabas ko, hindi tulad nyo. Buong buhay ko, kailangan kong pumila para sa pagmamahal nyo. Para maiabot ang listahan tuwing dadalaw kayo. Bakit ba kayo nandito? Ayos ng buhay namin. Tahimik na kami. Ano mo, Daddy? Kung meron mang isang listahan na hindi ko naibigay sa inyo ng bata ko, yun yung listahan lahat-lahat ng inanakit ko sa inyo. Pero nandito yon. At hindi mo wawala. At dadaling ko yun habang buhay. Others? Yung ibang photo op sa balcony ginagawa, pero may isang nawawalang candidate. Sino? Candidate number 15, Maria Isabel Lopez. Sorry, sorry, we're late. Sorry, andito na kami, sorry. Dali. Miss Lopez, why are you so late? Ay, nagkaroon ako ng problema. Ayan. Sige ko na yun. Ayan. Project. Ayan. Ladies and gentlemen, our Binibining Pilipinas Universe is number 15, Maria Isabel Lopez. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, kumalat ang iba't ibang chismis tungkol sa pagkatao ni Maribel. Ay nako, tinitira nila pagiging Gerard Peter model mo kasi hindi ka nararapat mag-represent ng bansa sa Miss Universe pageant. Bakit naman hindi? Desisyon yon ng mga board of judges. At bakit? Sinuhulan ko ba sila? Ha? Tinakot ko ba sila? Hindi naman ah. Ako ang pinili nilang manalo. Ay nako ate. May mga nagde-demand na ibalik mo na raw yung corona na yan.
Ano sila, Hilo? At bakit ko naman gagawin yun? Bakit? May tao ba akong tinapakan? Meron ba akong taong inergabyado? Wala naman ah. So wala ko ibabalik. Pero anak, malaking tao ang kumukontra sa'yo. Eh si Stella at si Ronnie napapaaway na nga sa trabaho nila. Ang dahilan sa pagtatanggol sa'yo. Ano ba ang laban natin? Mami, hindi ako natatakot. Karapatan ko tong ipaglaban. Oh, so ano ngayon ang balak mo? Magpapatawag ako ng press conference. Ha? Sigurado ka ba dyan? Kukunin ko ang simpatya ng ibang tao. Tignan natin. Humanda sila. Ate! Ate, bumaba ka! Ate! Naman ka ng lahat ng dyaryo! Sa radyo, sa TV! Diyos ko! Wala nang pinag-uusapan ko di ang press con mo! Ha? Ano, lahat sila kampi sa'yo! Talaga? Oo! Diyos ko, Maribel! May init ka pa sa hot panisal! May nakausap ko, taga-bin ba? Gusto kong gawing artista! Ginagawa mo? Ba't walang katitigil na taraling ang telepono? Maraming humihingi ng interview sa kanya. Bongga yung press card! Oh, saan ka pupunta? Magpapapartner ako. Magpapaganda ako. Marami akong harapin ng mga tao. Simula na to ng swerte natin. Ito na ang araw na pinakihintay ko. Tumabi sila. Dahil dumating na si Maria Isabel Lopez. Parang pinto ng langit na bumukas ang napakaraming oportunidad kay Maribel. Sunod-sunod ang kanyang mga TV commercial at pelikula. At kung gaano kahaba ang pila ng mga proyektong naghihintay kay Maribel, ganun din ang dami ng mga manliligaw niya. Nice. Ang ganda. Diba? Ngunit may isang problema. Karamihan sa mga lalaking natitipuhan ni Maribel ay may asawa na. Wow! It's so beautiful. Thank you. You're welcome. Bakit? Asawa ko. Sabi ko na nga ba eh. Bago ko mag-iskandalo, sa'yo na yung asawa mo. Barya lang yan. Sabay sa kanyang pagsikat, dinumog si Maribel ng mga manliligaw. Nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang relasyon. At bawat isa'y handang ialay ang lahat ng kahilingan niya. Alahas, kotse, at iba pang material na bagay. Walang hirap na iniregalo sa kanya. Lalo na't karamihan sa mga lalaking ito ay maimpluwensya at makapangyarihan. Night! See you. Ingat ah. Hi, Ma. Oh, lasing ka? Nakainom lang po. I have a gift for you. Oh, Ma, magkakaya na ako, ha? Teka sandali, Maribel.
Sana nangihimasok ako, anak. Pero itong bago mong manliligaw, matagal na ba kayo nakikita? Bakit hindi siya umaharap sa akin? Sino siya? Mami, mabuti na't hindi niyo siya nakilala. Pero huwag kayong mag-alala. Mabuting tao siya. Pero may posisyon. Maribel, paano kung mahuhuli kayo ng asawa niya? Malalaking tao nang tinatapakan mo. Mami, alam ko kung saan ko ilulugar ang sarili ko. At hindi ako nang ago na may asawa. Hinihiram ko lang. Maraming lalaki dyan. Sa itsura mong yan, hindi mo kailangang magtiis sa isang lalaking may pananagutan na sa buhay. Mami, hindi ko sila hinahabol. Sa dami ba naman namang ibinibigay nila sa akin, sino ba naman ako para tumanggi? May pamilya kang winawasak. Nasira din naman ang pamilya natin dahil sa ibang babae, ah. Pambayad utang ko lang sila. Ah, Maribel, paano kung one of these days, matutunan mo na siyang mahalin? At pagkatapos, pipiliin niya ang asawa niya. Masasaktan ka. Hindi mangyari yan. Hindi sa akin. Is there something wrong, Maribel? Nag-iisip lang ako. Kung may relasyon talaga tayo. Malapit na kasi anniversary natin eh. Ano ba itong ginagawa natin? Hindi ba itong relasyon? Siguro. Pero ibang klaseng relasyon. Katagu-tago. Panakaw-nakaw. Don't you like it this way? I mean, walang komplikasyon. I get what I want and you get what you want. It's that easy. Napakasimple. Sana nga ganun lang kasimple. Don't tell me you're falling for me, Maribel. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako mahuhulog kahit na kanino. That's good. Good. Dahil ito na ang huli nating pagkikita. Bakit? It's way beyond our control. Maraming bagay na dapat akong nasikasoy. Sinasakripisyo ko na rin ang pambababae ko. But don't worry. I have something para maalala mo ko. Hindi mo ko malilimutan. Thanks for the memories, Brie. See? Don't you like this kind of relationship? I mean, magkakahiwalay tayo at walang nasasaktan. Diba? Abala si Maribel sa kanyang trabaho. Noong 1984, ginawa ni Maribel ang pelikulang Isla sa ilalim ng Experimental Cinema of the Philippines. Ang kauna-unahang pelikulang nagpakita ng frontal nudity. Pinasok rin ni Maribel ang pagpoproduce ng mga stage play at concert. At dito niya nakilala ang kaibigan niyang si JB.
Maribel! Alam mo ba, ang dami-daming tao! Talaga? Sold out lahat ng tickets! O ayan, galing sa Viva yan. Talaga? Okay, ready ka na ba? Break Thank a leg. You. O sige. Thank you. Kailangan mo ng tulong. Anong ginagawa mo dito? Nakita mo nagbibish yung tao eh, kalalaki mo tao, pumapasok ka dito? Sino ba nagsabi sa'yong lalaki ako? Mali ata ang timing ko. Babalik na lang ako. Ano bang kailangan mo? Kaibigan ko yung direktor nyo. Eh, interesado akong mag-produce ng play. Baka pwede tayong mag-dinner one of these days. Sige, basta ikaw ang taya eh. Oo pa. I'm JB. Hi, JB. Maribel. Sa mga sumunod na araw, lalong magkakalapit ang loob ng dalawa. Isa itong bagong kabanata sa buhay ni Maribel. Gusto kong umasenso nun para makita kong lahat. Pero napag-isip-isip ko na kahit gaano kataas ang maabot mo, isang bagay lang talaga pala makapagpapaligaya sa'yo. Ano? Kahit gaano kadami ang pera mo, hindi mahalaga yon. Wala nagmamahal sa'yo, bale wala. Tag mo pang mahirap. Sa dami ng mga manliligaw mo, sigurado akong busog na busog ka sa pagmamahal. Sa pamilya, oo. Pero sa mga manliligaw, wala. Siguro, maling klase lang talaga ng mga lalaki mga nakikilala ko. Ano bang tama para sa'yo? Gusto ko wala akong kahati. At hindi importante kung ano at sino siya. Ang mahalaga, akin siya. JB, sagutin mo nga ako. Nililigawan mo ba ako? O ganyan ka lang talaga sa mga kaibigan mo? Ha? Ganyan din pala kayo mga tomboy. Natutorpe din pala ba kayo? Kumain ka ng kumain, ha? Oh, sige, kumain na kayo. Sarap itong bistek. Alam mo, masarap mag-bistek si Mami. Yan. Krabs, gusto mo? Ako ang dapat nag-aasikaso sa'yo. Mahimik ka nga dyan. Sana nga lang ako maglambing eh, kaya lubus-lubusin mo na, no? Subukan kita, ha? Mami? Mamo to. Kayo po. Please, tingnan mo masarap nga. Sarap? Mm. Di ba? Ano pa gusto mo? Mami? Mami, galit pa kayo sa akin. Wala akong ibang hinihiling sa Diyos, anak, kung hindi makita kang masaya. Pero bakit ganito? Pagkatapos ng lalaki may asawa, ngayon naman tomboy. Ayaw mo ba na simple lalaki? Marami dyan. Kung gusto mo, hahanapan ka namin ang mga kapatid mo.
Mami. Ah, bakit ba, anak? Na-trauma ka na ba? Kaya ganito na lang ang kinabagsakan mo. Masusunod, bakla? Diyos ko, anak. Alam mo ba ang pinapasukan mo? Mami, mabait si JB. Ngayon lang ako nakatagpo ng gato katahimik na relasyon. Alam ko aalagaan niya ako. Magiging mabait siya sa akin. Mahal mo ba talaga siya? Oh, siya. Kung sinong mamahalin mo, mamahalin ko na rin. Kung saan ka man, anak. Kung saan ka masaya, anak. Welcome to our new home. Cheers. I love you too. Nagsama sina Maribel at JB na parang tunay na mag-asawa. Sa umpisa'y naging masaya ang kanilang pagsasama. Hanggang isang araw, may natuklasan si Maribel tungkol kay JB. Po sila sa loob. Kasama mga kaibigan niya. Kaibigan? Opo. Kanina po sila. Pag-alis mo lang po, ma'am. Diyan po sila sa loob, oh. Diyan po banda, oh. Kanina pa sila. Minahal kita. Pero tulad ka rin pa ng ibang lalaki.
Matapos makipaghiwalay kay JB, nagkaroon ulit si Maribel ng isa pang relasyon sa kapwa niya babae. Pero gaya noong una, hindi rin ito nagtagal. Muling itinuon ni Maribel ang atensyon niya sa pagtatrabaho. At nang magkaroon ng oportunidad na pumunta sa Japan para lalong mailayo ang sarili sa mga problema, hindi na nagdalawang isip pa si Maribel. Go straight line. Feel confident, iha. Yun. Maribel, prepare. Then go slowly. Yeah. Projection. Yeah. Confidence. Pride. Wow. Okay? Very good, Maribel. Very good. Yan. Tingin sa mga pawn. Go, go at one. Yan, ngiti. Okay, project. One line. Bring down. Maribel, Maribel, sandali. Miss Mother? May pakikilala ko sa'yo. Ah, Hiroshi, this is Maribel Lopez. Hi. Pleased to meet you. Meet you, Roshan. May asawa na yan. anyway, si Hiroshi, he wants to have a project with you. Yes. What kind of project? It's a photo shoot for a magazine. Dahil malaking datong yan. Pumayag ka na. Pwede ka magpaiwan dito sa Japan after the show. Kasi wala bang hanky-panky eh? Yes? That's yes? That is if you can afford me, Mr. Hiroshi. I have to warn you. I am very expensive. Of course, of course. And I am sure you are very much worth it. Ine-etching ako nito. Ine-etchingin mo na rin. He said, okay. She will do it. Very good, very good. Yeah, I said thank you. Welcome. Thank you also. Picture. Okay. Here we are. Yes. Now, you try to get some sleep so that you can wake up early tomorrow for the photo shoot. Okay. Good night. Good night. Excuse me. Yes? Oh, don't worry. I will sleep on the couch. Excuse me? Hotel is fully booked, so we have to share the room. You mean you're going to stay here? Yes, very unfortunate. Naku, mo kong ginagago hapon ko. Totalo po kita ng buhay. Sorry? nothing. Good night then, and have a good night's sleep. I'll see you tomorrow. Okay. Subukan mo lang. You're so beautiful, Mr. Lopez. So. Talaga? Tarantado ka, pinaglululoko mo ako? Photoshoot ka dyan. Gusto mo lang siguro ako masolo, no? Ano kala mo sa akin, ha? No, I was just looking. Sorry, just looking. Just looking ka dyan. Style mo bulok. Tarantado. Gusto mo lang siguro ako maisahan. I'm sorry. I don't understand what you said. I mean, you get out! Leave! I'm going to go back to Manila first thing tomorrow morning. I don't want to work with you. Uwi na ako! No, please. Sorry. Just a mistake. Sorry. Ay mo talaga umalis. Hindi ka alis? Ha? I'm going to shout. Next!
back. Ano, marami ba naghanap sa akin? Oo, si JB. Bakit ano ba nangyari sa inyong dalawa? Huwag na muna natin pag-usapan niya. Ano sinabi niyo? Hindi ako tinitigilan eh. Di sinabi ko na nag-asawa ka na ng hapon. Talaga? E naniwala ba? Eh, syempre hindi. O siya, magpahinga ka muna. Ihain kita ng dinner. Sorry po. Kapag si Jaylee, sabi ba wala? Opo. Ma'am, may bisita po kayo. Si Hiroshi daw po. Huh? Hiroshi daw po. What are you doing here? Maribel, I'm sorry. I was really just looking at you, admiring you. What do you mean? You flew all the way to Manila just to see me? Just to say you're sorry? Yes. And I wanted to say that there really is a photo shoot. And I want you to still be my model. Please don't be angry at me. Maribel, anong ginagawa mo dito? Maribel, mag-usap tayo. Maribel? JB? At sino yan? Asawa ko. Hindi ba sinabi sa'yo ng mama ko nagpasal na ako sa Japan? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Does this mean you like me too? Ulul. Maribel, ano ba talaga? Ano ba talaga? I'm Maribel's mother. I'm Hiroshi. Nice to meet you. Maribel, if I didn't know better, I would think you are trying to seduce me. Maybe I am. You are? Ang nahulog ang loob ni Isabel kay Hiroshi. Sa paglipas ng mga buwan, nakaramdam si Maribel ng di mapapantayang kaligayahan. Pero paminsan-minsan, nagbabalik pa rin ang mga multo ng kanyang nakaraan. Maribel, may pamilya kang winawasak. Paglaki mo,
Siguraduhin mong piliin mong mabuti ang lalaking mamahalin mo para hindi ka payagin. Wala akong ibang hinihiling sa Diyos na kung hindi makita kang masaya. Pasok. I've come to realize that what we are doing is wrong. I've realized that I don't want to share your love, your time, and your commitment with somebody else. I'm through with this. You must leave now. Margarita, I love you. You have a wife. You have kids. I want to have my family. My own family. Do you understand that? Maribel. Please. I'm sorry, Yoshi. I've made up my mind. You go and pack your things now. Ganyan lang talaga mga relasyon ko. Hintay ng tao mga gusto makalimot. Pero iniiwan din. Laging iniiwan. Ang kwento ni Maribel mula noong siya'y bata pa at salat sa maraming material na bagay. Sa kanyang paglaki, daladala ni Maribel ang isang matayog na ambisyon, ang maiaho ng sarili at pamilya sa kahirapan. Itinulak siya ng ambisyong ito upang pasukin ang pagmumodelo at paggawa ng mga bold na pelikula. Napilitan rin siyang maging kerida ng mayayaman at maimpluwensyang tao upang mapabilis ang katuparan ng kanyang mga pangarap. At sa paghahanap niya ng tunay na pagmamahal, nakipagrelasyon din si Maribel sa kapwa niya babae. Ngunit lalo pang naging makulay ang buhay ni Maribel nang makilala at makarelasyon ang Japanese photojournalist na si Hiroshi Yokohama, na sa bandang huli ay pinili niya ring pakawalan sa ngalan ng asawa at mga anak na naiwan ito sa Japan. Miss Maribel, may tawag po kayo. Thank you. Hello? Maribel?
Roshi? Maribel, I am divorcing my wife. What? Bakit? Anong nangyari? My wife and I talk about it. Our marriage is not working, and that's why I want to be with you. Hiroshi, I'm not sure if that's right. Bakit anong gusto niyang gawin? Nakausap niya tayong asawa niya. Magde-divorce na daw siya. I want to grow old with you. I want to marry you. Gusto nito akong makasama sa pagtanda. Gusto nito akong makasama. And that's why I'm coming back. When? Now, I'm in front of you. Taong 1994, nang maganap ang pag-iisang dibdib ni na Hiroshi at Maribel. Sa ngayon, dito na sila sa Pilipinas naninirahan. Paminsan-minsan, lumalabas pa rin si Maribel sa pelikula at telebisyon. Pero mas nakatuon ang kanyang pansin sa pag-aasikaso sa kanilang mga negosyo. Gayun din sa kanilang dalawang anak na sina Mara at Ken. Isabel, syempre, ang buhay may asawa ay hindi naman parating a bed of roses, di ba? Kwento mo nga sa amin, ano yung highs and lows ninyong dalawa ni Hiroshi? Well, there was a time sa marriage namin mag-asawa na muntik pa kami mag-divorce. Ang grounds ko naman noon is infidelity. Paano nakabalikan? Ay, nako, I'm just so grateful dahil dumating yun at a time na when I wanted a divorce, there were some people who counseled our marriage, and my husband studied the Bible, and from being a Shinto Buddhist, nag-shift siya ng religion, he became a Christian. Kapag ka ang father mo, no, hindi mapagmahal sa anak na babae, ito ay naghahanap ng pagmamahal sa ibang lalaki. Walang simbolo ng ama sa tahanan namin. So, naghanap ako ng father image. And when I was young, ang pananaw ko noon is pag ang lalaki, married, made na siya. And ano, he will be a better boyfriend or a better partner for you. Yeah, because they spoil you. Ah, ganun. They compensate through other means. Ang magandang patunguhan mo ng iyong mga advice ay yung mga ama ng tahanan siguro. Kasi ikaw na rin nagsabi na ang father mo, pinabayaan kayo at naging unfaithful din sa mother mo. Kung kaya, no, ikaw parang naiba yung tingin mo sa mga bagay-bagay, di ba? Kasi nga, hindi nami-meet ang needs. Like, may mga needs kaming mga anak na hinahanap namin sa ama, hindi nasusupply yung emotional need, wala yung financial need. Of course, we were given just the basics. Basic education, basic shelter. But, syempre, hindi naman tayo sanay sa basic eh. We wanted more. Mm-hmm. So, I live that kind of life para ma-feel ko yung needs ko. Mm-hmm. Need to have a more comfortable life, need to have more experience, and need to be loved. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang mga father should... Kaya nga, I tell the fathers who yung medyo naglalaro dyan, they have to count the cost. The cost is just too much kasi the minute na the kids grow up, may epekto to sa mga anak, may epekto sa asawa, and meron tayong tinatawag na pattern na nauulit. Mm-hmm. Yeah. Well, we are very, very happy na napaka-ganda ng tinakbo ng iyong buhay, Isabel. You know, Tita Mel, nung ginagawa nga ni Ebo yung story, parang nahihiya ako sa sarili ko. Ang tingin ko sa sarili ko, dami-dami kong kasalanan. Ang dami-dami mo kasalanan. Kasi I have to look back, eh. Oh. I have to look back, my God, napaka-unfeeling ko. Even to those wives na mga inistorbo ko, mm-hmm, ng pinerwisyo ko, mm-hmm, I feel I was just so mean. Mm-hmm. Yeah. Oh, baka gusto mo mag... ano na? Humingi ng tawad na ngayon. Total, nariyang ka na rin lang. Do they know? Well, some of them possibly know. Some, yeah, but I continue to ask God to forgive me. Mm-hmm. And kung sino man yung siguro yung mga naistorbo ko o napirwisyo ko, I'm really very sorry. I think it's time for a change. Thank you very much, Isabella, for coming over. At syempre, maraming salamat. At buong puso mong inihandog ang istorya ng iyong buhay para kapulutan ang araw ng ating mga telegrams. Thank you also, Tita Mel. O nga pala, gusto kong magpasalamat.
gusto kong pasalamatan ang Metro Manila Christian Church. Sila po ang tumulong sa marriage namin mag-asawa. Yeah. And of course, thank you so much. Oh, you're so pati welcome. Na rin sa GMA at sa magpakailan mo. Maraming salamat. Kami dapat na magpasalamat sa inyo. Diba? Teka muna, hindi ko maalis to. Okay. This is for you. Thank you so much. Thank you, Isabel. Hindi naging madali para kay Maribel ang daan tungo sa ganap na tagumpay at kaligayahan. Sa pagnanasa niyang makuhang lahat, tila nakalimutan niyang may mga tao siyang natatapakan. Ilang beses rin siyang nasaktan at naligaw ng landas. Pero gaya ng isang alibughang anak, natagpuan rin niya ang sarili nang magbalik loob siya sa Diyos. Dito, napatunayan ni Maribel na ang ligayang dulot ng mga material na bagay ay panandalian lamang. At ang ligayang nagmumula sa isang matibay na pamilya at pananampalataya, ang tunay na pangmatagalan. Ako po si Mel Tiangco, at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Abang buhay ay hinding-hindi maglalaho, ang inig natin ay